like this, guys. Look at that. This is a galvanized 2.6 mm thickness and 2x2 tubular. Okay. Hello guys, magandang araw sa inyo. Bali, ngayon guys, is magre-review tayo ng cut-off machine. Guys, ito po yung cut-off machine guys ng MacTic na sinasabi ko sa inyo na sister company ng Makita. No. Ang MacTic na ito guys, ito po yung 14-inch. Yeah. So, ito yung cut-off 14-inch diameter niya guys. Kung bakit ko ito siya i-review guys, dahil believe ako sa durability nito. Although affordable po ito sa market, ito po yung panlaban ng Makita sa market sa mga murang mga cut-off. So, ito, papakita ko sa inyo. So ayan po siya guys. So kung mapapansin niyo dito is Makita Corporation, no. So pero yung brand niya mismo is MacTic, no. So ito po siya guys, 2000 watts, 3800 RPM per minute. Tapos to 220 to 230 volt, no. Bali ito guys is ang machine na ito guys, matagal-tagal na nagselbi sa amin. Nakapagselbi na to sa amin about 10 years, no. So hanggang ngayon guys, hindi pa siya natin overall, hindi pa nabuksan. Kahit minsan nga inabasa pa yan, pero still good condition pa rin. Hanggang ngayon, maganda pa rin. So ako personally, may sasuggest ko to na 100% is very good. No. So yung suggestion ko na yun guys is base na rin sa naging performance nito. Kita mo naman yung forma niya. Yan. So yan yung nagpapatunay na over 10 years na po ito. So maganda pa rin ang kanyang takbo. So ito guys, so kita nyo naman, hapod-pod na nga. So very durable po talaga ito. So ngayon guys, since nagba-vlog na tayo nito guys, magbibigay na rin ako ng tips kung paano tayo mag-cut gamit ito sa mabilis na paraan. Okay? So just like this guys, look at that. This is a galvanized 2.6 mm thickness and 2x2 tubular. Okay? So just like this guys, kung magka-cut po kayo ng marami, kung isa-isa yung susukatin yan, na matatagalan po tayo. Ano? Tapos, aside na matatagalan tayo, hindi rin masyadong accurate yung pagka-cut niya, yung haba niya, pagka masyado tayong, kumbaga, sinusukat natin pa isa-isa. So what I did guys, naglagay ako ng isang ganito, yan po, naglagay po tayo ng isang ganyan. Pagkatapos, magsukat lang po tayo kung saan. Like katulad dito guys, is katulad dito is 140.5 inch ang haba. So, naglagay po tayo ng stopper dyan guys, para pag nag-cut tayo, i-dire-diretso na lang guys, hindi na natin susukatin isa-isa. So, yun. Yun yung tips ko sa inyo din. Kung mag-cut kayo ng para accurate talaga yung size niya at mabilis na paraan ay hindi mo na siya susukatin. So maglagay na po tayo ng stopper na ganito, no. Ayan po. Ayan. Ayan po. So anyway, ngayon is gagawa kami ng frame na para paglalagyan ng magiging stand ng solar tube para sa centralized heater ng hot water natin. So ayan guys. Sana nag-enjoy ka. Bigyan mo na rin ako ng isang like at subscribe. Support mo na rin sa ating channel. So anyway, ang ginagamit po pala natin na this is made in Japan. Ito po yung matibay talaga. So mabilis makaputol at matibay, matagal mapudpud. Bali guys, bago pala tayo magkalimutan, no, para dun sa mga baguhan, ipapakita ko lang muna kung paano ito papalitan. Ayan. So ito guys, pwede rin nyo lang itong hawakan guys habang nilolosin nyo or tinatanggal nyo. Okay. Pagkatapos ito guys, palitan natin ng bago. Yan. Kung mapapansin nyo guys, hindi po talaga magkasya yan dahil ang sistes, yung mga pinagputulan po natin, yung ngat-ngat ng grinder mismo, ng disc mismo, ay sumasabit doon sa gilid. So yung ang problema nun is tumitigas. Kaya yan, minsan katukin nyo lang para matanggal po yung mga namumuo na mga pinagngat-ngatan po ng grinder disc, no. Pagkatapos yan guys, yan, higpitan nyo lang, make sure nakahigpit po ng husto. Yan. So,
yan po. Yan. Kita nyo lang. Tapos pwede nyo lang din itong hawakan, guys. Pero anyway, mayroon naman pin lock yan na pwede nyo i-push yung pin para hindi siya umikot. Pero para sa akin, hindi ko naman ginagamit yung pin lock niya, guys. Sinahawakan ko lang yan even though mag-loose or even though na hihigpitan. Yan, pagkatapos guys, paandarin nyo lang kasi para lumuwang. Guys, maraming salamat guys sa panonood mo sa akin guys. Baka naman na pwede mo akong bigyan ng isang like, isang comment, isang share. At subscribe mo na rin ako guys kung nagustuhan mo ating channel. Anyway guys, pwede kayong mag-comment. Positive and negative comment po are welcome. No, at least share lang tayo guys kasi yan naman ang ating hangarin na makapag-share ng ating mga konting kaalaman. So maraming salamat again, once again guys. We love you so much. Mag-ingat po tayong lahat.